Magandang araw. Isang napakagandang balita na naman po ang ating nakalap sapagkat naglabas na ng Special Allotment Release Order ang Department of Budget and Management para sa Department of National Defense upang ponduhan ang pangatlong milestone payment ng Fast Attack Interdiction Craft Missile Acquisition Project ng Philippine Navy. Ang saro na ito ay nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos na inirelease noong 15 ng Marso, taong kasalukuyan. Matatandaan na noong nakaraang taon ay bumili ang Philippine Navy ng 8 Shaldag Mark 5 patrol craft sa Israel Shipyard Limited na may kasamang isang libreng patrol craft na ipinagkaloob ng nasabing kumpanya. Apat sa siyam na patrol craft na ito ay missile capable, habang ang lima naman ay aarmasan ng remote-controlled weapon stations at machine guns. Ang proyektong ito ay may kabuuang budget na 10 billion pesos na nahahati sa dalawang parte. Una ay ang Lot 1 at ito ay para sa delivery ng mga nasabing asset at sa pagsasaayos at pag-a-upgrade ng Cavite Naval Shipyard, sapagkat apat sa siyam na patrol craft na ito ay dito mismo gagawin sa bansa. Saklaw naman ng Lot 2, ang pag-deliver ng mga weapons at combat system ng mga nasabing asset. Ayon kay Philippine Navy Spokesperson Commander Benjo Negranza, ang proyektong ito ay naglalayong palakasin pa ang naval capability ng bansa, lalong-lalo na sa littoral defense and maritime interdiction operations. Ito rin ay pandagdag sa MPAC o multi-purpose attack craft na kasalukuyang ginagamit ngayon ng Philippine Navy. Inaasahan rin na matatapos at maidi-deliver ang dalawa sa siyam na fast attack interdiction craft missile sa ika-apat na quarter ng taong 2022. Samantala, inanunsyo naman ng Subic Dry Dock Corporation na natapos na noong Disyembre ang paglalagay ng Sea Giraffe Radar Systems sa isang patrol ship ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz PS-16. Dagdag pa nito, ay kakabitan na rin ng parehong radar systems ngayong buwan ang BRP Gregorio del Pilar. Ang Sea Giraffe Radar System ay isang three-dimensional air search radar na may kakayahang makadetect ng air at surface threat sa layong 20 meters. At dito na po magtatapos ang ating video. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Magandang araw at maraming salamat po.